Hola mga Katambayan Vlog, nandito po ako si May Imperial para sa Katambayan Vlog. Papakilala po natin ang kauna-unahang Filipino na naordinahan dito sa Catalonia, si Father Jeric po. Kamusta po kayo? Mabuting mabuti po at masaya. Ah, mabuti naman po. Eh, magtatanong lang po kami sa inyo ng mga kaunting katanungan, no? Paano po ba nagsimula yun lahat? Yung pong bokasyon nyo sa pagpapare, maaari nyo po ba siyang ikwento? Bale, nagsimula ang bokasyon ko sa pagpapare simula nung bata pa ako. Lagi akong kasama sa isang activity sa aming barangay na kung saan ay may image ng Our Lady of Fatima. Ay inaano namin, parang inilipat-lipat sa kada bahay. Doon nagsimula ang aking vocation na tumutulong ako sa mga usually mga matatanda ang kasama na mag-pray sa Our Lady of Fatima hanggang sa pumasok ako bilang sacristan nung 9 years old pa lang ako. Ah, sa Pilipinas sa po? Sa Pilipinas po, sa Santo Domingo Church, parish. Tapos kailan po kayo dumating dito? Paano po ba kayo nakarating dito sa Espanya? Mga ganun po, paano po nangyari? So, kung hihimay-himayin natin ang aking bokasyon, medyo mahaba na. Opo. Kasi sa loob ng seminaryo, 16 years na ako. So, sa pagiging sakristan noong 9 years old, pumasok ako sa minor seminary noong 14 years old ako, sa Tabaco. Hanggang pumasok ako sa major seminary, nagpahinga ako ng one semester, then lumipat ako ng Our Lady of La Salette noong 2007, Our Lady of La Salette seminary sa Silang Cavite. After kong makagraduate ng philosophy sa Silang Cavite noong 2009, may kakilala akong may professor ako na nag-recommend sa akin na pumunta ng Espanya. Kaya ako napunta dito sa Espanya. Kailan po 'yon? Pumunta ako ng Espanya ng September 14, 2009. Ah, okay. Hindi po ba kayo nahirapan? Kasi syempre, tayo po, no, from Philippines, meron tayong language barrier na tinatawag. Na kahit na tayo mga Pilipino, meron tayong mga salita, no, dito sa Castellano. Pero kung sasama-samahin kasi natin, mahirap po siya. Hindi siya katulad natin, English na kinalakihan na rin natin as a second language. Pero pagdating dito, hindi lang basta Castellano, Catalan. Opo. So, paano nyo po yun na-survive, kumbaga po, opo, na language barrier, tapos yung kultura na rin po nila, paano po nyo na-adjust po yun? Lahat naman ay mahirap sa una. Nang dumating ako dito ng 2009, after 6 months, nagpaalam ako sa rector ko. Sabi ko, rector, gusto ko nang umuwi kasi super nahihirapan ako dito. Yung kailangan mong you have to study 2 languages at the same time, Spanish and Catalan. Tapos pupunta ka sa university at wala kang maintindihan. Yun ang magiging madidepress ka at maaawa ka sa sarili mo. Pero through the guidance ng community, yung inspiration na binibigay sa iyo ng community, ng rector, ng mga seminarians na napakalibot na nakapalibot sa iyo, yun ay isang malaking bagay para ipursu mo yung na mag-stay. Kasi kung wala yung inspiration na binibigay sa iyo ng community mo, super mahirap talaga ang buhay. So, salamat sa community ng seminary interdiocese, dahil ipinadarma nila sa akin yung pagmamahal bilang seminarista, bilang Pilipino, at bilang isang future priest dito sa Catalonia. Yun, isang malaking bagay ang community. Pero ang dapat mong gawin is, first of all, is to encourage yourself to think that you can do it. Siyempre, through the guidance of the Holy Spirit and our Lord Jesus Christ. Unang-una sa lahat, yung inspiration mo, sino ba talaga ang unang inspiration mo? Ang inspiration ko para makapagtapos ay si Jesus Christ. Kasi kung wala siya, lahat, everything may fail. Even your family may fail you, your friends. But then, if you have Jesus Christ in yourself, na kung saan doon ka humuhugot ng lakas, doon mo hinugot yung inspiration mo, yung language barrier, yung problems mo in the seminary, lahat ng mga pwedeng mangyari sa buhay mo, kaya mo siyang i-survive.
may isa ako nung kasamahan, tinanong ako, kasi Filipino rin siya. Sabi sa akin, ala, naiintindihan mo ba yung sinasabi nila? Bakit ka tumatawa? Sabi ko, ano lang to? Active participation lang, pero hindi ko talaga naiintindihan. Active participation lang kasi tumatawa sila. Makikitawa na rin na naman ako. Nung tanong ko lang po, the last time kasi po nung ordination po kayo, sa diaconate, nung ano po yon, yung pagbibigay ko ng pasasalamat. Opo. Naroon po, nagkaroon po kayo ng nagkaroon kayo ng konting mental blackout. Maaari lang po ba namin malaman bakit po? Kasi parang bigla kayo na nawala. Hindi naman ako nawala, pero nahirapan lang akong sabihin kung ano yung nasa loobin ko. Kasi during ng part na yon, that was the part that I was thinking na magbigay ng pasasalamat sa family ko. Mm-mm. And yung family sa akin is a lot. It's everything. Lalong-lalo na yung family ko na nawala na dito, na nasa kapiling na siya ng ating Panginoon. Mm-mm. So naging emotional ako dahil gusto ko na physically kasama sila. Mm-hmm. But then, hindi ko na sila makakasama. During that time. But through the guidance of the Holy Spirit, siyempre, sa guidance na rin nila, na alam ko naman na kahit wala na sila, hindi ko na sila kasama physically, alam ko naman na they are always praying for you. Spiritual din nasa puso pa rin. Tanong ko lang po, mga ilang taon po bago kayo na ordinahan bilang deacon? So, matagal po akong nasa loob ng seminary. 14 years old nagsimula ako. Siguro mga 16 years old ako na nasa formation. Opo. Less pa yan yung 4 years na nasa labas ako. Oo. Yun nga rin po itatanong ko sa inyo na mga ilan, gano katagal po kayo no, nung lumabas para po makapag-isip po kayo? 4 years. 4 years na nasa labas ako para mag-isip-isip kung ano talaga ang para sa akin. Uh-uh. Kasi ang vocation naman ay kailangan, it's a gift given to you by God. Uh-huh. Hindi naman ibig sabihin, part of your vocation is your participation to the calling of God. Pero yung part pa rin ng Jesus, ng God, na sasabihin nila na you are really cold. Kahit gustuhin ko man kung talagang hindi ako cold, wala rin mangyayari. Mm-mm. It's between you and God. Mm. Talagang na-choose na rin po kayo. You are chosen and tumugon ka on that calling. Mm-hmm. Doon sa tawag. Siyempre, dumating po kayo dito, nag-iisa kayo doon sa inyo po, doon sa bahay po ninyo. No? Maganda din kasi binigyan naman po nila kayo ng sarili nyong tirahan. Paano po kayo doon? Paano nyo nabubuhay yung everydays po nyo dito po? Sa Balaguer, lalo na ang ganda dito na napakatahimik. Tas, kayo, paano nyo po yun na yung buhay na routine nyo? Mm-hmm. Paano nyo? Unang-una, kailangan na i-encourage mo ang sarili mo na gawin ang lahat. Unang-una ay inspire yourself. Kasi nag-isa ka lang sa buhay mo. Ikaw magluluto. Opo, ikaw, yan nga po. Ikaw, kaya, ikaw parang, maglilinis. Ikaw lahat. Yun ang pagkakaiba ng pwedeng isa sa mga pagkakaiba ng being a priest here tapos being a priest sa Pilipinas. Dito ikaw lahat ang gagawa. Wala kang sekretary. Walang maglilinis ng bahay mo. Lahat ng kahit sa simbahan, ikaw lahat magagawa. So inspire yourself. You are not doing it for yourself, but you are doing it for God. Mm. Just like sharing it by music, no? Mm. Yung pong ginawa po natin kanina, it's through music. So yon. Kailangan na unang-una ay inspired ka at lagi mong motivation ay yung love. Ginagawa mong lahat because of love. Mm. Kasi pag mawala na yan, wala na ang lahat. Mm-mm. Because love is the source of everything. Ano ko lang din po, kasi very, syempre po sa amin, sa atin po, no, ng mga Filipino, para kayo pa lang po yung kauna-unahang magiging diocesan priest dito po sa Catalonia. Pwede po bang malaman kung ano po ba yung pakiramdam ng gano'n na magiging kauna-unahan po kayo dito? Mm-hmm. Syempre, unang-una ay masaya dahil meron na naman ulit tayo na bagong lingkod ng Diyos. So, pumunta ako dito bilang lingkod ng Diyos. Kung ako man ang una, masaya ako. Pero, mas masaya ako na natuloy ako bilang isang lingkod ng Diyos. Na magbibigay na
through me ay maipalaganap ko ang Word of God. Yun, mas masaya ako sa ganun. Hindi dahil first ako, because I have given the chance to spread the Word of God. And through, to minister the Holy Eucharist. And that is the most important thing for me right now. Meron po ba kayong mga message, yung mensahe po para din sa mga katulad po ninyo na gusto ding maging alagad ng simbahan? Oh, sa mga, lalong-lalo na sa mga religious, seminarians, mga nuns, ang payo ko lang ay focus yourself, yung first inspiration nyo should be Jesus Christ. Tulad ng sinabi ko sa una, lahat, even your family sometimes may fail you, your friends. Kung doon ka uhugot ng inspiration, pwede kang mawala. So, kailangan na mahumugot ka ng inspiration sa tao, naging tao, pero Diyos, na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal at hindi ka kailanman iiwan. Siya ay si Jesucristo. Hari niyo po ba silang imbitahan po sa inyo pong ordinasyon ngayon pong nalalapit na? So sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin, sa lahat po na nakasama ko, at sa lahat po ng mga Filipino, at sa gusto pong pumunta po dito, ini-invite ko po kayo sa June 24, 5 o'clock in the afternoon, sa akin pong ordination, priestly ordination po. Ang ordination ko po ay sa Cathedral de la Seu d'Urgell. D'Urgell. Maaari po natin siyang suportahan po sa kanyang ordinations, lalo na po kasi nag-stay din po kayo sa Barcelona mismo. With Father Tony. Ayan po mga katambayan, sana po ay kapulutan natin ng aral ang ating pakikipagpanayam kay Father Jeric. Patuloy po natin suportahan ay di panalangin na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na akayin ang lahat ng mga mananampalataya na mas mapalalim pa ang pag-ibig nila sa ating Panginoon. Ako po si Mi Imperial, ang inyong katambayan vlog.